at masaktan sa pag-ibig. Lalo na pag ang taong gumawa nito ay ang taong minahal mo ng totoo at di mo inaasahang magawa niya iyon sa iyo. Mga ka-explorer, welcome sa aking Munting Channel. Meron na naman tayong bagong video na tiyak nakapapulutan natin ng aral. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. So, ano pang hinintay natin? Tara na! Simulan na natin! Kaarawan ng piyesta sa baryo nila Ryan. Normal na sa baryo nila na dayuhin ng mga tao tuwing piyesta. Naging kultura na kasi nilang maghanda ng kung ano-anong putahe sa tuwing dumarating ang kaarawan ng kapiestahan. Palaging dinudumog ng mga tao ang bahay nila Ryan. Mabait kasi ang ama nito at pala kaibigan. At bukod sa mabait, ay isa itong kapitan sa kanilang barangay. Kaya ganun na lang karami ang inaasahan nilang bibisita sa kanilang pamamahay. Umaga pa lang ay busy na ang pamilya ni Ryan sa pag-aayos ng mga ihahanda nila. Dahil sa panganay ito sa anim na magkakapatid, ay ito ang inaasahan nila sa paghahalili sa kanilang ama sa mga gawain nito. Dahil sa bata pa naman ang ama nito, ay di pa naman nila ganun kainaasahan si Ryan sa mga mabibigat na trabaho. 16 years old pa lang kasi si Ryan sa mga panahong iyon. Sinasama ito palagi ng kanyang ama sa kanilang negosyong pagbibenta ng itlog. Wholesaler kasi ang ama nito, kaya kung saan-saan sila umaabot sa kakahanap ng mga resellers. Nakasanayan din naman ni Ryan ang mga ganong gawain. Bukod sa pagiging masipag na bata, ay masipag din itong si Ryan sa pagsisimba tuwing Linggo. Maraming babaeng kababata nito ang may gusto rito kasi bukod sa makajus na ay gwapo pa. Pero wala naman iyon lahat kay Ryan kasi sa busy nitong gawain araw-araw. Minsan nga na nagsimba ito ay mayroong mga dalagitang humingi ng cellphone number nito para makipagkaibigan. Ngunit maiinis at magalit lamang ito sa kanya dahil sa hindi ito nag-reply sa kanila. Sa araw ng piyesta sa kanilang baryo, sa oras na alas 8 ng umaga, ay nagpaalam ito sa kanyang mga magulang para magsimba. Naging kultura na kasi sa kanila na parang kulang ang pananampalataya mo pag hindi ka nagsimba. At dito niya unang nakita at nakilala si Risa. Kababata ito ng kanyang naging classmate noong elementarya na si Mark. Nagkataon kasing nagkatabi ang mga ito sa upuan. Unang napansin ng dati nitong classmate si Ryan at tinawag niya ito ng marahan. "Ryan! Ryan! Kamusta na?" "Uy, ikaw pala Mark. Ito sumisimba para mabawasan ang kasalanan." Sabay ng tawanan ang dalawa. "Sino yung kasama mong babae, Mark? Girlfriend mo ba? Kahit kailan, loko ka talaga, Ryan. Siya nga pala si Risa, kababata ko." Sabay inabot ni Ryan ang kamay ni Risa at kinamayan ito. Sa una nilang pagkikita ay nagkahiyaan pa ang dalawa. Anak mayaman kasi itong si Risa at gusto lang maranasan ang buhay probinsya, kaya sumama sa kababata niya para matupad ang pinapangarap na makatapak ng probinsya. Naobserbahan ni Mark na panay ang tingin ni Ryan sa kanyang kababatang si Risa. At sinabihan niya itong, "Ray, kanina pa kitang napapansin na panay tingin mo kay Risa. Type mo siya, no? Umamin ka." "Sa tingin mo, Mark, may pag-asa kayang maging kami?" Natawa na lang si Mark sa sinabi ni Ryan. Sabay sinabihan itong, "Di ka pa nga naliligaw, yan na agad ang iniisip mo. Ligawan mo muna kasi."
tip ko lang sa iyo, Rai. Bilang kaibigan ko, hindi ka mahihirapan kay Risa. Huwag ka lang magloko at ako mismo ang makakabangga mo. Mabait yang babae at hindi sosyal kahit na mapera sila. Magkakaproblema lang yata tayo sa mga magulang ni Risa dahil stricto ang mga iyon. Ayaw na ayaw nilang maagang pumasok sa relasyon ang anak nila. Pero tsaka mo na yan problemahin. Humingi ng tulong si Ryan sa kanyang kaibigan para mapalapit ito kay Risa. Tinulungan naman siya nitong mapalapit sa dalaga. Sa araw din na iyon ay niyaya niya ang kaibigan niya kasama si Risa na bumisita sa bahay nila. Sumama naman ang mga ito. Habang naglalakad sila patungo sa bahay nila Ryan ay unti-unti nang gumawa ng aksyon ang ating bida. Sinabayan nito si Risa sa paglalakad at kinausap. Naging masaya ang dalaga na kausap si Ryan. Hanggang sa gumaan ang loob nito sa binata at hindi na ang dalawa nagkahiyaan pa. Nang dumating na ang mga ito sa bahay nila Ryan ay mas napamangha pa si Risa sa ating binata. Nagustuhan ni Risa ang pagiging magalang ni Ryan at pagiging mabait sa ibang tao at higit sa lahat sa mga magulang nito. Natapos ang araw na iyon na nagkapalagayan ang loob ng dalawa. Kinaumagahan ay maaga pang bumisita si Ryan sa bahay nila Mark para kamustahin si Risa at yayain itong mamasyal. Pagdating nito sa bahay nila Mark ay biniro siya ng kaibigan nito. Iba talaga pag in love ang aga. Napatawa bahagya si Ryan sa sinabi ng kaibigan at nagsalita ito. Mark, gising na ba si Risa? Ayun, tulog pa. Napagod siguro sa kakangala kahapon. Maya-maya habang nag-uusap ang magkaibigan ay di nila na malayang andyan na pala si Risa sa may pintuan. Napansin lang nila ito nang magsalita ito. Ang sweet niya namang dalawa dyan. Nagulat ang dalawa nang narinig nila ang boses ni Risa at nagsalita si Ryan. Andyan ka pala, Riz. Kamusta? Ito, medyo pagod. Nalibago yata sa paglalakad kahapon. Bakit nga pala napaaga ka nang punta dito, Ray? Iyayain sana kitang mamasyal. Pero kung pagod ka ay okay lang. Masyal ba? Sige, sama ako. Gusto kong madiskubre ang mga magagandang lugar dito sa inyo. Aba, akala ko ba pagod? Pero pagkarinig ng ipapasyal ni Ryan ay biglang lumakas. Paberong sabi ni Mark. Ray, ingatan mo si Risa at huwag mong pababayaan. Ako ang malilintikan pag may masamang mangyari dyan. Huwag kang mag-alala, Mark. Ako na ang bahala. Hindi ko siya pababayaan. O siya, sige, lumakad na kayo para marami ang mapuntahan nyo. Sa buong araw ay pinasyal ni Ryan ang dalaga sa mga magagandang tourist spot sa kanilang lugar. Masayang masaya ang dalawa habang nagmumotor ang mga ito. Hanggang sa lumipas ang isang buwan habang ang dalawa ay masayang magkasama sa plaza at kumakain ng street foods ay dito na pinabutyag ni Ryan ang totoong naramdaman nito para sa dalaga. Nagtapat ito ng kanyang pag-ibig kay Risa at hindi naman ito sinawi ng dalaga. Sa madaling salita ay sinagot ito ni Risa at simula sa time na iyon ay naging sila na. Masayang masayang dalawa sa loob ng 5 buwang pagsasama. Mas nakilala nila ang isa't isa at naging panatag silang sila na ang nakatakda hanggang sa kahuli-hulihan ng kanilang hininga. Hanggang isang araw, habang ang dalawa ay nakasakay sa motor, ay meron na lang biglang tumawag sa cellphone ni Risa. Rinig ni Ryan na galit na galit ang nasa kabilang linya. Nakita rin niya sa mukha ni Risa na nalungkot ito bigla pagkatapos ng tawag na iyon. Tinanong ito ni Ryan, "Babe, pwede ko bang malaman kung sino yung kausap mo kanina?" "Si Papa yun, babe." Galit na galit siya kasi nalaman niyang meron akong boyfriend dito. At pinapauwi na niya ako sa sunod na linggo.
Ayaw kong umuwi, babe. Ayaw kong bumalik doon sa malungkot naming bahay. Sa sinabi ni Risa, ay nalungkot din itong si Ryan. Sa puso't isip kasi nito, ay ayaw na din niyang mawalay pa sa dalaga. May ayaw nitong magtanan si Risa. Hindi naman nagdalawang isip pa ang dalaga at pumayag agad-agad sa sinabi ni Ryan. Plinano nilang isakatuparan ang plano sa araw ng pag-uwi ni Risa. Sa oras na alas 12, ay aantayin ni Risa ang binata sa terminal para itanan ito. At dumating na nga ang araw ng pag-uwi ni Risa. Alas 10 ng umaga habang nasa terminal ito, ay excited itong dumating na ang oras ng alas 12 para makita na ito ang nobyo. Nagantay ito hanggang alas 12 ng tanghali. Mga ka-explorer, ubutulin ko muna ang kwento para ma-excite naman kayo. Abangan ang karugtong ng kwentong ito. Maraming salamat po.